ay bakit pa sila pinapunta dito kung di rin naman tatanggapin ang alok nitong nilang tulong? Kung nais natin maging self-reliant, ay palisin na sila dito dahil magdudulot lang ng tensyon ang kanilang presensya. Alis go, nilatagan na ng arrest warrant ng Senado. Subalit paano maaaresto kung di alam kung nasaan ang alkalte? Magandang gabi mga kabalitaan. Narito ang mga headlines para sa inyo na palaging nahuhuli sa balita. Hollywood actor na si Leo DiCaprio mukhang wala nang magawang pelikula kaya masungit J.U. Reserve ang pinagdiskitahan. DNR pabida namang sumalungat sa aktor para makabawi sa kanilang kapalpakan sa nakaraang Chocolate Hills scandal. Harry Roque, hindi raw siya ang legal counsel ng illegal pogo sa Porak pero may natagpuang dokumento sa lugar na nakasulat ang pangalan niya. At kasama pa siya sa pagre-renew ng lisensya na nasabing illegal pogo? Alice Go, nilatagan na ng arrest warrant, subalit di mahagila para arestuhin ang alkalde. Kasamahan ni Kibuloy na aresto na, pero ang mismo mastermind na pastor, hindi pa rin aresto hanggang sa ngayon. Pilipinas, tinanggihan ang tulong ng Estados Unidos hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Tanong ng mga taong bayan, so anong silbi ng papunta nila dito kung di rin sila makatulong? BP Sara Duterte parang batang may paggamuti na ayaw umaten sa sona ni PBBM. Pahayag ng mga Solons, mukhang nauubos ang oras ni Inday sa Netflix dahil sa payag nito na siyang designated survivor. Mga kabalitaan, may kapapasok lang na breaking news. Dating US President Donald Trump, nabaril kani-kanina lamang sa kanyang campaign rally. Ayon sa ulat, natamaan ang bala si Trump sa kanang tenga at ligtas na nailikas ng kanyang mga Secret Service bodyguards. Subalit isa sa mga dumalo sa rally ay napatay, dalawa na sugatan sa asesinasyon, napatay rin ang mga otoridad ang nasabing gunman. Nagpahayag naman si US President Joe Biden na walang kuwang sa Amerika ang ganitong violence, aniyay dapat ikondina ng lahat ang ganitong galawan. Sa nakaraang Senate hearing, ibinulgar ng pagkor na tumulong si Harry Roque sa pagre-renew ng lisensya ng pugo sa Porak at Bamban. Matatandang nakasulat ang pangalan ni Roque sa mga dokumentong natagpuan sa Porak Pogo nung magkaroon ng raid dito. Niliwanag naman ng pagkor chair na si Alejandro Tenco na si Roque ay nakasama lamang daw ng mga representante ng Pogo na mag-renew ang mga ito. At di naman daw namimersa si Roque sa panahong iyon kundi nakikiusap lang daw na tulungan ng maayos ang renewal ng Pogo. Itinanggi naman ni Roque na siya ang legal counsel ng nasabing illegal Pogo, sinamahan lang daw talaga niya ang representante sa pagre-renew. Komento naman ng mga netizens, weh, talaga lang ha? Ayon sa report ng Reuters, tinanggihan ng Pilipinas ang alok ng tulong ng US hinggil sa West Philippine Sea. Pahayag ng AFP Chief Broner na susubukan muna ng Pinas ang lahat ng posibleng opsyon bago humingin ng tulong sa US. Matatandang lumala ang tensyon sa West Philippine Sea sa nakaraang pambubuli ng mga Chinese na ikinasugat ng mga sundalong Pinoy. Ayon sa mga eksperto, dapat na mag-escort ang US Navy sa Philippines Coast Guard sa tuwing may resupply mission. Subalit tulad ng dati, ang policy ng gobyerno ay self-reliant hanggang sa mga panahong ito. Gihit naman ng mga kritiko
ay bakit pa sila pinapunta dito kung di rin naman tatanggapin ang alok nitong nilang tulong? Kung nais natin maging self-reliant, ay palisin na sila dito dahil magdudulot lang ng tensyon ang kanilang presensya. Alis go, nilatagan na ng arrest warrant ng Senado. Subalit paano maaaresto kung di alam kung nasaan ang alkalte? Tiniyak naman ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David ay nasa Pilipinas pa ang kliyente. Pinahayag ng kanilang kampo na harapin ang alkalde ang lahat ng kanyang kaso. Pero bakit hindi ito humarap sa nakaraang Senate hearing? Sa halip ay nagpail ang abogado ni Go sa Korte Suprema na iano lang mga sabpina sa Senado ng alkalde. Pwede raw maging state witness si Go at isiwalat ang mga mastermind, subalit ayon kay Gatchalian ay mukhang si Go ang mastermind sa nasabing mga kaso. Bilyon-bilyong piso umano ang pumapasok sa mga bank account ni Go, Waping, ngunit kakarampot lang kumpara dito ang kinikita ng kanyang mga korporasyon. Nagkaroon na ng freeze order sa mga assets ni Go, subalit kahit flight risk na, ang whole departure order ay wala pa rin hanggang sa ngayon. Gihit pa ng mga netizens, maaaring matulad ito kay Apollo Kibuloy na dalawang batalyon ang mga aresto pero di matagpuan ang wanted na suspect. Hindi naman sa mga kasangkot ni Kibuloy, ang kanyang kapwa akusado sa kanyang kinakaharap ng mga kaso ay naaresto na. Tanong ng mga netizens, kailan maaresto itong mismong leader na si Kibuloy? Secret, sad naman ni Digong. Mukhang hindi makukumbinsi si Digong kahit tapalan siya ng 10 milyong pabuya para sa pastor. VP Sara Duterte, hindi atin sa suna ni PBBM, at siya daw ang magiging designated survivor? Ang designated survivor ay sikat na TV series sa Netflix na kung saan ang bida ay ang siyang tanging government official ng US na nakaligtas sa pagsabog ng naganap habang nagsusona ang Pangulo. Patungkol sa nasabing trahedya na nangyari sa Netflix, ayon sa mga kaliyado niyang senador, mukhang biro lang ang sinahad ni Inday Sara. Gihit naman ni Deputy Speaker Don Gonzales, ang pag-insinuate ng masamang mangyayari habang nagsusona ang Pangulo ay seryosong bagay na dapat imbestigahan. Hindi dapat aniyan nagpapahayag ng ganito, lalo na mula sa Vice Presidente na ibinoto ng marami. Komento naman ng mga kritiko, isa na naman itong pambabasto sa Presidente. Dahil tulad ng kanyang pagbitiw sa DepEd, hindi sinaad ni Inday Sara ang dahilan ng di niya pagdalo. Kaya, huwag na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ay na-update na naman kayo ng late news.